grabe yun. Ang bigat ng... Grabe. Kinilabutan talaga si Nauya Inoue nang makita ang ginawa ng Pinoy boxer na ito. Pag ganun si Inoue, naligaga eh. Boom! Pumasok. Sino kaya yan? Isang undefeated boxer na bagitong Pinoy ang bagong pag-asa ng Pilipinas. Yun. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpasalamat. Grabe. Papasalamat ang buong Pilipinas sa'yo na pinasikat mo na naman kami. So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipino SC. So, ngayong araw, meron ako nakitang video dito. Sobrang viral nito ngayon, men. Mula ito kay Simple Things PH. Boxing nga pala ito, ano? Meron doon pamagat na kinilabutan si Inoue at Marcos sa bagong Pinoy champion sa Japan. So, biruin mo yun, si Inoue at saka si Pacquiao. Grabe. Na-curious ako, bakit kikilabutan si Inoue, men, na sobrang undefeated pa nga yung taong yan, diba? So, panonorin natin yung video ito ngayon. Tignan natin kung bakit nag-viral din ito. So, samahan nyo ako, ba't nadawit si Marcos dito na sali na pala si, ano dito, si President. So, again, Simple Things PH, supportahan nyo yan. Tapos yun, syempre, kung tip nyo naman na ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino AC. So, simulan na natin to, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kinilabutan si Inoue at Marcos sa bagong Pinoy champion sa Japan. So, yun, bago natin simulan, like, comment, share, and subscribe. Like this video, start. Boom! Grabe yun. Ang bigat ng... Kinilabutan talaga si Nauya Inoue nang makita ang ginawa ng Pinoy boxer na ito. Pag ganun si Inoue, naligaga eh. Boom! Pumasok. Sino kaya yan? Isang undefeated boxer na bagitong Pinoy ang bagong pag-asa ng Pilipinas. Yun. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpasalamat. Grabe. Papasalamat ang buong Pilipinas sa'yo na pinasikat mo na naman kami. At gusto naming iwagayway ulit ang ating bandila. Grabe, no? Para pag-celebrate. Maraming. Nagpasalamat talaga yung presidente, min. Like, siguro naaalala niya yung mga times na si Pacquiao din yung ano ha. Nagpasikat sa Pilipinas, di ba? Kung gaano din kaproud yung presidente that time. Salamat sa iyong dinala na kasiyahan. Yun. At to bring the pride of the Philippines. Of Filipinos sa iyong pagpanalo, masasabi namin, kami naman mga Pilipino, we are world class. Yan Ama. Ang inyong ginawa. Maraming salamat. Sabi na pa-comment ng world class yung presidente, men. Yan mismo ang mga salitang binitawan ng Pangulo ng Pilipinas sa isang bagong kampyon na pambihirang lakas at husay ang pinamalas. Yun. Isang 3-time world champion lang naman sa unang round lang niya pinabagsak. Hello. At sa pinakahuli niyang laban sa bansang Japan, siya lang ang Pinoy na nagpabagsak ng kalaban. Hindi pinalad si Ancas at Sultan na kanyang kasama. Batch sila that time? Gumawa kasi ako ng reaction ni Sultan at ni Ancas eh. So siya ba yung isa doon? Na siya lang nanalo? Talaga ba? Loading ako doon ah. Bayan. Kaya naman kinalabutan talaga si Nauya Inoue sa ginawa ng ating kababayan. Sino ang Pinoy boxer na ito na undefeated at wala pang talo? Mas matindi pa kay Pacquiao at Cuadro Alas, General Casimero. Grabe, mas matindi pa kay Pacquiao at General Cuadro Alas. Para sa akin, I think malabong maging mas matindi pa siya kay Pacquiao, men. Kasi Manny Pacquiao yan, men. Wala nang hihigit dyan. Manny Pacquiao is one of the legend dito sa Pilipinas, especially boxing, men. Wala nang hihigit yan. Siguro kung may mas magaling pa sa kanya, wala, magaling yun. Pero wala nang hihigit kay Manny Pacquiao. Wala nang mas gagaling pa dun. Siguro iba na lang sila ng level, di ba? Or iba sila ng time. I don't know. Pero, so yun, Simple Things. Subscribe yan, Simple Things. Si Mark Dave Sereno Apolinario, o mas kilala bilang Dave Apolinario, ay ang tinaguri ang Doberman ng Philippine Boxing. Nagmula sa General Santos City, Cotabato del Sol. Grabe, General Santos, Bisaya na naman, men. Grabe din talaga yung mga Bisaya sa boxing, no? Nandudumi namin. Philippines. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng ating bida. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ng gusto ang pangangatawan niya. Grabe. At boxing kaibigan ang naging dahilan upang kahit na papaano ay naiyahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kaya sa pagsasanay at pag-iinsayo ay lalo niya talagang sinisipagan. Grabe. Ang ganda ng pagkagawa ng video, men, kasi nira-rhyme niya. Grabe yung rhymings niya dito.
Araw ng Biyernes, July 29, taong 2022, sa International Convention Center ng East London, Eastern Cape, South Africa. Ayun. Sa bayan ng mga halimaw ay tumayo ang ating bida. Si Dave Apolinario ay haharapin ang isang nakakatakot na 3-time world champion na Aprikano, si Gideon. 3-time world champion, di rin basta-basta. Botelesi ay isang Class S na boksingero. Wala talagang naniniwala na matatalo ito ng ating kababayan. Bukod kasi sa matinding record nito na 3-time world champion, baluarte pa niya ang kanilang venue na pinaglalabanan. Pero round number 1 lang pala ang itatagal ng Aprikanong kalaban. Nako po. Ito na. Mukha to. Nice. Ano ba to, man? African ba to or Mexican or American? I don't know. Or Nigerian. Ano isa? Kaya tinong job, tinong job. Boom. Hala. Hala. Wala na. Bilis lang ah. Natsambahan lang ba yun, men? Or talagang ano yun, solid yun? Boom. Ulit natin. Boom, wala pa. Sobrang solid din talaga. Pasok ko. Sos. Kung natamaan pa, good luck na. Nagulat talaga ang mga Aprikano na nanonood sa venue African. Dahil sa napakatinding ginawa ng ating pambato. Nakuha niya ang kampyonato ng IBO World Flyweight Division. Grabe no, easy work lang. Ah, undefeated pala talaga siya, min. 20-0. Uy, ang lupit. Feeling undefeated ang ating pambato sa kanya mga sumunod na lang. Ay, bilis. At nito lang February 22, 2024, araw ng Webes sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Ayun. Ang magiting nating pambato ay muling lumaban. Makakaharap niya rito si Tanis Ongjungta ng bansang Thailand. Veterano ito sa edad na 31 anyos. May record na 12 panalo, 6 sa pamamagitan ng KO. Sinong pangalan niya? Tanis Ongjungta. Thailander pala to. Yung record niya ay 12-1. So not bad. Magaling din. At may isang talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay 25 anyos lamang. May record naman na 19 na panalo, 13 sa pamamagitan ng KO at wala pa pong talo. Round number 1, mas malapad ang katawan ng kalaban ni Kabayan. Nagtansyahan muna sila ng galaw at lakas sa laban. Pero mas nanaigaga dito ang lakas at bilis ng ating kababayan. Paso. Boom. Boom. Nagkakapaan pa. Akala ko Japan yung kalaban niya. Boom. Paso. Boom. Solid din ang suntok niya, min. Mararamdaman mo talaga na mabigat. Tapos sunod-sunod pa. Yun. Ang tibay din. Sa round number 2, dikdika na ang labanan dito. Gustong makabawi ng Thai na boksingero. Pero magaling umiwas ang ating pambato. Mabilis at palagi niyang nasasapol ang kalaban nito. Kapag ka mabilis guys, di ba footwork yung ginagamit dun? Correct me if I'm wrong na lang. Yun kasi yung ano eh. Di ba kapag ka mabilis ang paa mo, mabilis ka din umilap. Makaka-atlas ka eh. Oh. Suntok sa boom. Yun. Muntik. Ang bigat pa naman nun. Ulo talaga yung target niya, no? Para hilo talaga. Boom. Ang init nito, men. So, I'll guess sa ulo to. Yun.
bilis din talaga umilap. Pasok. Boom. Boom. Round number 3, nanggigil talaga ang Thai na kalaban. Medyo nagkumpiyansa naman ang ating kababayan, kaya siya napabagsak sa laban. Boom! Hala! Ah, okay. So napatumba pala siya ng Thai min. Natsambahan. Sana, tignan pa natin. Tumayo ang ating boksingero, hindi pumayag na basta-basta matalo. Lumaban pa rin siya kahit nadihado. Sobrang laki talaga ng kanyang puso at nakapagpatama ng magaganda sa kalaban ito. Kampante ng kalaban doon, hala, tumama pa rin. Mahanap lang talaga siya ng magandang spot. No? Boom. Boom. Chambahan ka, good luck. Dito ay tinamaan ni kabayan ng solid na kamao ang ulo ng Thai na kalaban. Dugo na ang ulo ng Thai na kalaban dito at itinigal muna ng referee ang laban. Opo, nasugatan pala. Ganon, mabigat din yung suntok kapag ganon siguro, no? Kapag, or, di ba kapag the police, yun yung isa din sa mas malakas makapang sugat. Tama ba? Samantala. Pinapatingnan sa doktor pero kaya pa daw niyang lumaban. Putok na ang ulo ng kalaban mula sa malinis na patama ng ating kababayan. Duguan na ang ulo nito. Sa round number 4, dito natatapusin ni kabayan ang Thai na kalaban. Nakaamoy na ng dugo ang ating boksingero dahil sumabog na pala ang ulo ng kalaban nito. Wait lang, natatawa kasi ako sa ano eh. Nakaka-intriga yung pag... comment ni ano dito, simple things. Nakakaamoy na ng dugo ang ating kababayan. Kasi sumabog na pala yung ulo. Grabe yung sumabog ang ulo, ha. Kababayan, duguan ang ulo nito. Sa round number 4, dito natatapusin ni kabayan ang Thai na kalaban. Nakaamoy na ng dugo ang ating boksingero dahil sumabog na pala ang ulo ng kalaban nito. Heto na. Target na target ni kabayan dito yung nasugatang ulo ng kalaban. Ah, okay. Paulit-ulit niyang ginajab, sinusuntok. Grabe. Dito ay tinigil muna ng refer yung laban, pinatingnan sa doktor ang dugo ang... Kapag ganyan ba guys, pasensya na, wala kasi talaga, or ngayon lang ako nakakita ng mga ganito kasi. Kapag ganyan ba, kunyari meron siyang sugat dito, tapos syempre... pinunasan na yon, tapos sasalang siya ulit. Bawal bang tamaan yon or okay lang na asintahin ng asintahin yon ng kalaban? Kasi kapag ka oo, grabing advantage yun, di ba? Kasi masakit na yon eh, mahapdi na yon men. Tuloy. Kalaban. Comment nga. Yan, pinadoktor na. Malalim na siguro. Tao, lumaban pa rin. Tapos doon pa rin patatamaan. Bagsak ang Thai na kalaban pero tumayo pa rin ito kahit naduguan at muli pa rin siyang lumaban pero winasak na siya ng tuluyan ng ating kababayan. Kakaawa tingnan din yung Thai, no? Kasi 31 ata siya, tapos marami din naman siyang panalo, men. Sa bagay, undefeated naman yung kababayan natin. Meron at meron talagang mananalo. Pero matibay din, ha? Ito na. Pinasukan na. Out ka na yun. Awa na. Kawawa. Boom. Uppercut. Wala na. Tinigil na ng referee. Kaya pala napahanga si Pangulong Marcos. Dahil pusong Pinoy, pusong palaban, yan ang pinamalas ng ating kababayan. Tiyak na may bago na naman tayong boksingero na aabangan dahil malapit nang maging world champion ang ating kababayan. Grabe, ah. Ang lupit mag-rhyme ni, ano min, ni Simple Things PH. So ayun, Simple Things PH, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Ang angas niya min, like, ano yung ano niya, tawag dyan? Yung rhyming niya, ang angas ng rhyming. Yun nga lang, ewan ko kung ano, may pinakita kasi siya doon na parang, na, or kinabahan na si Naoya Inoue, pero
parang unrelated pala yun sa video na to. Siguro in the future, medyo hadlang to kay Naoya Inoue, but right now parang hindi pa, di ba? I think, or akala ko kasi yung video footage na ipinakita niya yung, akala ko kasi na yung video footage na ipinakita niya nung una ay related yun dito. Pero hindi pala, parang sa ibang fights ata yun na parang napaganon si Naoya Inoue. Tapos yun, nirecognize nga siya ng ating mahal na presidente, President Bongbong Marcos, ano. Kita nyo naman. Tapos yun, may ano din. So, undefeated siya. Tapos Doberman pa. Di ba yung Doberman, guys, is parang uri ng aso yun. Yung mababangis na aso. Malakas din siya, men. Magaling din yung ano niya. Grabe. Sana nga, no, kasi I think parang kumukonti na rin yung mga undefeated natin. Sana maitawid pa nila yun. Though, hindi naman talaga totally importante na dapat undefeated ka. Kasi ang ano sa boksingero, as long as bumabangon ka or lumalaban ka ng meron talagang puso, di ba, is sobrang nakaka-proud na yun. Hindi naman talaga nagmamatter yung talo or undefeated ka ba or hindi, di ba? As long as ano talaga, sunod-sunod or marami ka pang panalo, like mga ipagpalagay natin 80 to 95% yung panalo mo kaysa sa talo mo, di ba? So, goods yun na isang nakaka-proud talaga yun na ano. So, yun lang. Again, Simple Things PH, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. I-check nyo yung channel niya. Yun, kung gusto nyo ma-update sa mga ganito, mga boxing-boxing, ano. Grabe. Tapos yun, syempre, wag nyo. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, wag nyo na-click tayo subscribe, click notification bell, at mag-iwan ng like sa video ito. So, kita nyo naman yun. Medyo kawawa yung tie, pero wala tayong magagawa dyan. Magaling yung pambato natin, men. Which is, yun, deserve niya talaga yun. Grabe, nung una akala ko, lo, natumba yung kababayan natin, men, pero nakabawi pa rin talaga siya. Yun nga, no, kapag kalalaban ka talaga, minsan hindi mo talaga mapipredict. Hindi porket napatumba mo na siya in the first round ay hindi ka na niya matatalo. Kasi meron din kasi talagang mga tsambahan dyan sa, ano, sa vaccine. Yung mga swerte, lucky punch ba? Yung mga swerte, yun ba yun? Lucky punch ba yung mga swerteng suntok? So, ayun lang. Siguro, in the future, kung magtuloy-tuloy pa tong taong to at mag-iingay to, baka maaari itong maging hadlang kay Naoya Inoue. Di natin alam, di ba? So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo sa boksingerong ito, itong The Doberman? Comment down below. Tapos, yun. Sa tingin nyo, ano na ba kayo dun? Satisfied ba kayo sa solidong mga labang yun? Comment down below. So, again, hanggang dito na lang muna. Filipino AC is out. Thank you so much.